Thank you. Alam mo, para sa ating mga Pinoy, mas masarap talaga pag libre. Parang may dagdag na flavor enhancer yung kinakain natin pag libre. Pero sa dami-dami na nakuha akong libre, wala pa rin masasarap sa kaligtasan. Oo, mas masarap pa dito. Yung alam ko na kahit wala na ako sa mundo, kaya wala na sa future na libre sa akin. Okay lang. Buti na lang, mahal tayo ng Diyos, kaya libre. Libre lang yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin. Diba? Ayon nga sa John 3:16, sa sobrang mahal ng Diyos sa atin, namatay si Jesus para bayaran na ating kasalanan. Para maligtas tayo. Pero alam mo kasi, ang hindi matanggap ng iba, na yung kaligtasan na ito, libre siya. Pero parang batang hirap na ni Gets. Diba tayo din naman? Pag may nilibre tayong tao, naglibre tayo na walang kapalit. Diba? Parang anong weird dun. Diba sabi nga sa Ephesians 2:8-9, kaloob ng Diyos yung kaligtasan. So hindi siya bunga ng mga magagandang bagay na ginagawa natin. Sa Romans 6:23 din, nakasabi dun, diba, na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ang kaligtasan. So, diba, klaro-klaro lang. Pero siyempre, pag nilibre tayo, kailangan natin tanggapin, diba? Kung ako nilibre ako nito, diba, di ako kaayaw. Siyempre, tinanggap ko siya. Ganun din sa kaligtasan, actually. Diba, sabi nga sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumambalataya sa kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, yun. Alam mo, feeling ko talaga, may reason na ani. Na nagtagbo tayo. Feeling ko baka ito yung way na kumakatok sa Jesus sa puso natin. Lalo na during yung pandemic time na parang no way naman magiging tayo sa totoong buhay. Na hindi pa tayo sigurado sa ating kaligtasan. Oras na ngayon, habang pandemic pa. Kaya pa tayong time mag-reflect. Sakting oras na ito, diba, para magsisi na sa ating kasalanan. Isuko ang buhay natin kay Jesus at tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At sa ganitong paraan, tatanggap natin ang kaloob ng Diyos na kaligtasan. Guaranteed friend, yan ang pinakamasarap na libre.